Asan yung Gringa? Meron kahapon. Ayun o. Sa inyo, tasa? O, oh, dito yata sa isa kanina. Sa isa. Balik yung unit mo, sir, kung tawagin to Beretta. Beretta, oh. Beretta tan. Kasi nakita mo naman, may silver nito, meron din black. Yung nga lang, yun, meron mga downside bawat color, no? Pero itong unit mo, okay, ito, napakasarap nito, sir. Ito, totoo lang. Full, alika, sir, dito kasi tuturuan kita. Full metal siya, sir, mula ulo hanggang baba. Maliban dito sa grip. Yung mga grip talaga, normally, sir, plastic yan, para hindi madulas sa kamay. Oh. Yan, oh. Tapos, lahat ng button nito functioning. Magazine release, open slide, then safety lever, then hammer, lahat yan i-discuss ko sa'yo, sir. Okay? Okay, good day, mga airsoft. Good day, mga kabigman. Hello po, mainit na hapon sa lahat, sa inyong lahat. Ngayon, today, kasama ko rito ang ating ka-airsoft, Sir Jason of Marilao, Bulacan. Okay? To review and unbox yung unit niya, the Beretta Tan Color. Okay. Anyway, sir, hello. Medyo mahihiyaan si sir. Okay, start tayo, no? So, okay, sir, this is your unit, yung Beretta. Yung nga, tulad na sabi ko sa'yo, what good and special about this, walang ganong abubot to, walang ganong, anong tawag doon? Ek-ekan. Kumbaga, walang mga nonsense na burloloy, no? Hindi tulad ng iba, napansin mo, marami siyang mayroon. Meron pa siyang mga optic sight, meron pa mga scope. Ito, pure and simple lang. Classic na classic. Ganito yung mga unit na inabutan ng mga tatay lolo natin, sir. At itong ito yun. Yun nga lang, pero lalaki ka naman, kasi medyo ang grip nito, ang downside ng Beretta talaga, sa totoo lang. Ano yung grip niya? Bochog. Tignan mo, parang punong-puno agad yung kamay mo. Yeah. Sige. Ah, di ba? Punong-puno. Pero mas maganda siya. Hawakan. Kasi yung payat. Pero kung kumpara mo naman sa mga ibang unit, tama ka naman, talaga mas solid yung pati yung weight niya, di ba? Okay, mga airsoft, ito yung unit niya. Start tayo. Sir, release the magazine. Okay, press mo lang. Sir, ito ang magazine. Ang magazine, hanggat maaari, iwasan mong malaglag. Kasi, pag nalaglag to, pwede magka-leak. Pero ang mga leak, sir, very minor lang yan. Kung sakasakali, madaling DIY repair nating dalawa through video call, through online, through video, ganun. Ngayon, meron tayong ginagamit dito. Nasaan na yung silicone oil ko, ma'am, sa akin? Nandun yata sa labas. O, nandun. Pakitin mo na. Parang nasa labas. Hindi yan eh. Parang nandun. Ayun o, nasa aso. Ginamit ni Lucas eh. Yan. Meron tayong ginagamit dito pang maintain. Yun ang isa sa pinaka-importante sa lahat. Yun yung silicone oil. Itong magazine natin, sir, puro rubber lahat ng valve niyan. Ang valve niyan dalawa. Number 1 and number 2. Plus may main o-ring dito yan. Yung silicone o yung mga o-ring, magkakaroon ng leak yung unit mo pag yung o-ring tumigas. Oo, kaya nag-strain. Ganon. Matagal lang din nakarga. Hindi. Hindi rin. Pag hindi mo nilagyan ng silicone oil. Okay? So, silicone oil, hindi pwede, sir, yung mga WD-40, ha? Huwag kang gagamit. Silicone oil, press mo lang to. Pindutin mo to. Pindutin mo konti, then sprayan mo. Okay. Kailangan, sir, nakapindot ka para yung oil bababa, papasok. Pag hindi ka nakapindot, nandyan lang yung oil. Pag iniliad mo yan, tutulo lang. Okay? Tapos, number 2 dito. Ayan lang. Okay. Ayan lang, sir. Tama ka doon. Ngayon, sa unit naman. Dako tayo sa unit. Kasama mo, ilak mo to. Okay. Ang i-spray mo, sir, yung ibabaw nitong nozzle. Pag in-sprayan mo to, tutulo na yon
papunta rito sa kabuuan niya. Okay? Spray ako. Okay na yan. Tutulo na yan. Pressurize naman yung oil. Kumbaga, may tulak na gagawin para ma-lubricate niya lahat yung loob na nandito. Nandito kasi yung pinaka-fatal na internals parts. Pero lagyan ko muna ito pala. Okay. Sige. Ngayon, sir, nalagyan na natin siya ng oil, di ba? Release mo na to. Tapos i-rest mo to. Pag ito, nakababang gano'n ng hammer, ibig sabihin, ready to fire yan, sir. Anytime, magpa-fire yan. Kaya, always make sure na naka-rest to para nasa safe side ka pa rin. Okay? Ngayon, sir, bago ko ituloy, merong safety ang Beretta. Para din sa inyo to mga ka-airsoft, no? Number one issue ng Beretta, nababali to, napuputol to. Kasi minsan, ang ginagawa nila, sinesafety nila ng isang side lang. Pag isesafe mo yung Beretta, dalawang side magkabila, sabay. Okay? Pag i-unsafe mo rin, dalawang side magkabila, sabay. Huwag na huwag mong gagawin isang side lang, dito lang. Kasi mapepersa siya. So, ang tendency, pwedeng mapingas to, maputol. Kailangan, pag isesafe mo, ulitin ko, sabay, dalawa, kawitin mo ganun. Pag i-unsafe mo, tulak mo naman pataas. Yan, sir. Pag naka-safe, wala. Pag naka-unsafe, okay. Ibig sabihin, pag naka-safe, hindi gagana yung trigger. Pag naka-unsafe, okay. Yan lang naman yan, sir. Yan lang naman yung mga button functions niya, then toy slide stopper, magazine catch, wala nang iba naman. Okay? Isa lang yung magazine. Yes, sir. Isa lang talaga. Ngayon, sir, dako naman tayo rito. Yung sinasabi ko, compatibility ng gas, malaking bagay. Maraming pumupunta rito, isa't kalahating sako na yung pistol na nandyan sa bodega na warak. Dahil, hindi sila sumusunod, gumagamit sila ng ibang uri ng gas. Okay? Dito sa unit mo, ang fully compatible yung number 12. Kahit anong brand yung gas, okay lang, basta makikita mo number 12, pwede mong gamitin. Pag ang nakalagay, number 14, huwag mong gagamitin. Pag walang nakalagay, huwag mo na rin gamitin. Basta kailangan, makikita mo, 12, pwede. Okay, sir? Upside down. Isasakto mo muna. Hindi pwedeng nakaganyan o nakatayo, ha? Kailangan pataob palagi, sir. Sakto din. Press down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 seconds, sir. Okay na yun. Pag 7 seconds, sobra-sobra na yun para sa isang puno. Ang isang puno nito is 27 rounds. Pero may recommendado lang tayo. 20 to 23 rounds lang ang maximum na pwede mong ilagay para naman itong spring hindi masira. Okay, sir. Sige. Ngayon, hatakin ko na ito pababa. Patakin ko. Iwasan mong mabitawan. Pwedeng mabasag to. Okay? Hatakin mo pababa. Lagay mo yung right dito para kung sakaling mabitawan mo, sasaluhin muna niya bago tumama rito. For safety yun. Hatak pababa. Then, dito isushoot yung balo. Dito. Hindi rito, sir, ha? Dito. Kung wala kang reloader, isa-isa mong isushoot. Pero pag meron ka ng reloader, mas mabibig ka. Okay. Ganyan ang tamang position ng bala. Alternate left-right. Hindi pwedeng may bungi. Okay, sir? Mas maganda pa ganyan. Okay po. Ngayon, pasok. Malakas. Yan iba, ginagawa, tinutulak, akala nila nakalak na. Lalaglag. Pasok, malakas, kasa, bitaw. Okay? Ibibigay ko sa unit, naka-safe. I-unsafe mo, then mag-fire ka, sir. Okay? Madam, usog ka lang konti. Baka ikaw ang ma-fire. Baka ma-pornada pa yung airsoft pag si madam ang tinamaan mo. Okay. Hindi ka pa makapag-airsoft. Ayan na, sir. Kunin mo na. Okay? Firing!
Oops, nakasave. Sabi ko, sir, sabay. Yan, okay. Okay. Ayan. Iyang nangyari na yan, ang tawag dyan, sir, open bolt. Kasi wala ng bala. Okay? Ganyan ang itsura niya, sir. Indikasyon niya na wala ng bala. Okay, pag wala ng bala, next thing to do, ano? Release the magazine again. Then, release the slide. Okay? Tama? Tapos, pansin mo, nakababa to. Pag ganyan, ready to fire. Kailan i-re-rest mo yan pabalik. Rest the hammer by pressing the trigger ng nakayuko. Okay? Huwag yung, ano ba, i-re-rest mo yan. Nakita mo, naka-rest yan. Eh, nakatutok dun kay madam o sa mga bata, sa mga anak mo. Delikado yun, sir. Pag-aralan mo na yung itong muscle ng barrel, hindi tututok sa tao o kaya sa mga bagay. Hanggat maaari, lagi nakayuko, tapos finger out, sir. Okay, rest natin ito, sir. Okay. Tapos, sa mga Beretta user, isang paalaala, hindi pwedeng nilalaro yung hammer. Yung ginaganyan. Hindi, sir, wag. Kasi, pag ginaganyan mo nang madalas yan, ang hammer may lifespan lang. Masisira talaga yan. Tapos, ang unit, lifetime service warranty, sir. Basta may problema ang gagawin mo, tumawag sa amin. Okay, para mabigyan ka namin advice kung paanong gagawin natin. Hindi mo pwedeng pabuksan kay kumpare, kay pinsan, kay bayaw. Kaya kailangan kami lang. Okay? Tapos, yung bala, sir, mura lang yung bala. Huwag na huwag kang gagamit nung yung ipinutok mo na. I-re-reload pa. I-re-reload mo, sir. Marami na pong nasiraan ng unit dahil sa pag-recycle ng bala. Yung nagbabara. Mura lang ang bala, sir. Huwag mo nang panghinayangan. Bumili ka na lang. Yung iba, gagawa sila ng box na plywood para makokollect daw yung bala. Imagine mo, magkano ang plywood? Tapos, ikokollect mo yung bala, eh magkano lang naman yung bibis? Diba? Kahit anong gawin mo, sibukan mo silipin yung loob nun, sir. Basag-basag yung bibis. Oo. Talagang masisira at mabebengkong yung bala, sir. Okay? Yun lang naman, mga paalala ko, sir, ha? Always use 12 kg lang. Okay? Huwag nang gagamit ng 14. Okay, mga airsoft. Isa na namang guide tips ang naibigay natin sa ating ka-airsoft no, na sasabak sa mundo ng paglalaro. Yung isa, wala pa? Hindi umabot sa live? Okay, yun lang muna for now. Mamaya try natin mag-live ulit. No? Bawas na bawas ang aking mga live ngayon, sir. Dali na kita rin, ha? Ay, isa pa nga pala, sir. Di ba, naglagay tayong hangin? Meron pang hangin to. May tira pa to. So, kung yung unit, hindi mo gagamitin ng mga ilang araw, pasingawin mo siya. Iputok mo or pindutin mo to. Ngayon, pindutin ko lang ng konti. Hayaan ko yung tira na nandyan, ha? May tira pa yan. Mga ilang, yung isang load, ilang karo. Ano isang load? Kumbaga, yung isang load niya, tapos... Mga 7 seconds. Hindi, ito sabihin. Pag di ba niloadan mo ng hangin, ilang reload ng bala? Pag niloadan mo ng 7 seconds, sobra-sobra sa isang full rounds yun. Sa isang puno. Hindi naman kasi ideal mag-load ka lang ng 2 seconds. Hindi, ibig ko sabihin, kung kaya niyang ulitin ulit yung reload niya. Pwede, sir. Oo, pwede. Ano ba, 7 seconds, nilagyan mo. Depende sa panahon din yon. Kung ganito kalamig ang paligid, nilalagyan mo siya ng gas, mas konti, mas madaming gas ang mailalagay mo. Pero pag mainit, kasi buhay na buhay ang green gas natin, pag mainit. Ang weakness ng green gas, pag malamig. Pansinin mo yung magazine mo ang lamig. Diba? Ibig sabihin, yung build up ng yelo, mas lumalamang yung yelo sa loob, kaya malamig, kesa sa hangin. Kaya ang gusto ng airsoft, pag ganun kainit sa labas. Okay, sir? Okay.
Hindi, ibig ko sa yung bala, di ba? Nireloadan. Pwede pang umulit-ulit ng... Magre-reload ka ulit ng gas. Oh, pwede naman, sir. Oh, katulad yan. Oh, yeah. Di ba? May lamang pang gas. Sabihin, may lamang pang gas. Ah. Kung... Dadagdagan mo. Ng bala. Na hindi ka maglo-load ng gas. Eh, depende. Depende sa dami ng ginas mo. Eh, baka naman 1 seconds mo lang ginas ang gusto mo. Hindi naman ganun. Depende pa rin. Kumbaga, sir, walang iniwan, meron kang motor. Oh, nagkarga ka kaninang umaga. Pwede ka ba ulit magkarga ng gabi? Depende sa biyahe mo. Eh, kung isang kanto lang, kahit wag muna, di ba? Pero kung biniyahe mo, eh, mula Bulacan hanggang Maynila, pabalik ng Bulacan, malamang kailangan mo na magkarga, di ba? Okay na, sir? Okay, mga sir, so pansinin niyo, no? Medyo bawas na bawas ang ating pagla-live ngayon. Talagang yung iba hindi namin nala-live, no? Kasi we are at a sa gunban period, no? Bilang pag, ano na rin, pakikisama na rin sa ating COMELEC, sa mga implementing rules and regulation na binaba nila, pakikisama na rin sa ating mga politiko, sa ating mga kapulisan, para syempre naman, eh, hindi naman para baka sabihin naman nila, eh, binabaliwala natin, no? Pero I'll make it a point na kahit isang live per day, ibibigay ko sa inyo, i-deliver ko sa inyo, para updated din ako kung meron kayong katanungan, kung merong gumugulo sa utak nyo, ma-correct natin at maliwanagan ko kayo, okay? Pagpasensyahan nyo na po, katulad ngayon, right now, ang customer, naging customer is apat na. Apat na din, may na-expect pa kaming tatlo, no, from Pangasinan. Hindi namin ma-live talaga lahat, no? Pero hanggat maaari, kahit isang live, i-deliver ko sa inyo everyday. Pagpasensya nyo na, kasi ulit, nasa gunban period tayo, no? Medyo, kumbaga parang medyo lay-low ng konti, no? Bilang pakikisama at pagsunod sa implementing rules and regulation na ibinaba ng COMELEC, ng PNP, at ng buong, ng mga, sanghay ng ating gobyerno na naka-involve, nangangalaga sa pagpapalaganap ng katahimikan ngayong darating na election period, no? Okay, boss, big man, sana mapansin mo po magkano po ang caliber 45, boss. John Paul Panghulan, sana rin, sir, ma-consider mo, no, yung lagi naming request and pakiusap na kung meron kang gustong malaman, i-message mo sa page, hindi sa comment section. Kasi kung sa comment section yan, dalawang bagay lang ang gagawin sa'yo. Hindi papansinin yung message mo or ibablock ka. Okay? Kasi palagi yan, during the vlog, meron tayong topic na kailangan pag-usapan. Hindi natin pag-uusapan at hindi natin sasagutin yung tanong na magkano. Okay? Kasi pag inuna kong sagutin yung tanong mo na magkano, hindi na natin ma-i-discuss ng maayos yung vlog. Dahil pag sinagot kita, sinagot ko si Juan, magtatanong rin si Pedro, magtatanong rin si Simon, magtatanong rin si Lucas, lahat na kayo magtatanong. Wala na tayong matinong vlog na masasagot, okay? Lahat gawin lang natin ng may kaayusan. Ang isang instruction, ibinababayan para mayroong kaayusan. Ngayon, kung hindi nyo susundin yung instruction, walang mangyayaring kaayusan, okay? Maraming salamat, mga ka-airsoft. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng iisang dibanga. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Hatid po sa inyo ng inyong lingkod. Big man, thank you po. And have a blessed day to all. Kita-kits mamaya.